Mga trending at swak lang ako ng showbiz kaganapan ni Iskandalo hinamaya-maya lang. At mga trending videos na nag-ikot-ikot dito sa atin sa social media, atin pong panonoorin, maya-maya rin. At mga balita at headlines ano? Sa walang bahay na magkapit nyo. Ang lahat ng yan natin sa inyo ng Filipino Star ngayon! Ang isang mabagyong umaga po sa inyong lahat. Huwag na patupik-tupik pa. Abangan po natin. Ito po ating mga headlines. Sisimula na ni Kilay. Paso. Ay, mukhaan akong sokolate. Kulang. At sa headline ng Filipino Star ngayon, gobyerno. Handa kay Ompong. Ompong? Kay Ompong Ventilio. Ayon ito sa balita ni Mr. Rudy Andal. Okay. Ang sabi, siniguro daw ng Malacanang na hindi na mangyayari ang naging kapalpakan noong panahon ng Super Typhoon Yolanda. Mm-hmm. Ngayong nahaharap ang bansa sa panibagong bagyo. Naku, yan sinasabi natin. Alam mo, kinakabahan talaga ako. Hindi naman kailangan yes. Sa ating mga manunod, no? Yung mga nakaraan, lalo yung bagyong Undoy, no? Medyo, masalimutan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, si mismong Pangulong Duterte na raw ang nanguna. Sa command conference ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC upang tiyakin ang kahandaan ng gobyerno sa Super Typhoon Ompong. Kahapon po yan, kahapon po yan. Yes, so kahit na handa ang gobyerno, kung hindi tayo handa sa mga bahay natin, bali wala. Dami ng viewers natin. Ay, oo, oh, diba? Kasi akala nila may million tayo pamilya. Diba? Pero anyway, dahil nga may papasok na ano sa atin na bagyo, hindi natin maiiwasan yan, kahit handa ang ating gobyerno, dapat handaan tayo sa mga kanya-kanya ating bahay. Huwag po tayong dumepende sa gobyerno. Ang tawag nila dito ay storm surge. Yes. Yeah, so, oh, kung hindi naman kailangan lumabas ng bahay, huwag nang lumabas. Yan yung dumaan ng Guam, di ba? Before dito sa Correct. At saka isa pang tip, di ba? Dahil nga hindi naman maiiwasan tong bagyo, mag-stock na po tayo ng food. Correct. Yung mga power banks natin, i-full bat na natin. Yung mga gamot. Yes. Siya na nga. Oo. Okay. Basta mag-ingat po tayong lahat. Malamang kung mauso na naman sa Facebook yung mark as safe, di ba? Okay, noted. Ganun. Okay, noted. At sa issue showbiz, Akira, ikaw na. Ito na, balitang showbiz. Kapatid ni Ethel Buba, may sex scandal na yun. Ay! Yes. Oh my God. Hindi si Bubita ha, yung lalaking kapatid ni Ethel Buba na si Darson. Okay. At sabi pa dito parang it runs in the family. Kasi sila Ethel daw, meron na rin lumabas, di ba? Nagiging biktima lang talaga siguro rin sila ng pagbibideo-video. Asan yung copy ng video? Guys, kung meron kayong link, please send us to us. Oo, kailangan po namin yun para sa pamamahayag. So, yes. Send nyo na lang po yung link. I-review lang naman namin. Pwede din na. Pero yun ha.
Unique na yan. Trending videos, MP, panood nga. Maganda mga kasisi, mga toto, mga tropa, mga kapanalig. Maganda, maganda, maganda kung bago po sa inyo. Ito na naman po tayo sa mga trending videos sa tip po sa inyo ng Filipino Star ngayon. Facebook page, ang ating unang trending video. Eh si Batang Paparaan. Ito ho yung nag-birthday na bata na hindi niya mahipan ang kanyang kandila. Kaya ito ang kanyang ginawa. Panoorin po natin. Happy birthday, Gavin! Happy birthday! Pag-ibig ng bata, ayaw mo ha! Ayaw mo ha! Ayaw mo talaga! Yun! Madali mo! Ang galing mo! Bata na yan! Oo naman, bata! Ako matanda ko pa wala! Kami magkumala rin dito! Oo, hindi na nang pulang! Kasama na yan! Nakakatuwa sa bata na! Oo, pasalamat natin yung nag-share ng video! Huwag po yung duraan! King Jasper Porke Manangding. Okay, okay, salamat sa pag-share ng iyong video. Happy birthday to sa bata. Happy birthday, baby boy. Galing ha? Oo, di ba? Nakasmiley face pa si boy. Hindi niya alam kung ano yung kababuyang ginawa. At syempre, itong ating... bago ito sa second trending video, ano pa mga ginawa niyo na doon sa mga... Wala naman tayo nag... Bata naman yan, okay lang naman siguro yan. Alin ba? Nanurasa cake. Okay, ang tanong ba, nakain nyo ba yung cake? Ba't sino bang may issue dito? Ikaw lang. Ako lang. Talagang di ko kasi lang parang lahat-hati yung cake. Siguro yung isang spot lang naman siguro. Tsaka bata kayo, pag batang gumawa nun, di ba? O sige, sabihin natin, bata nga. Eh kung ikaw gumawa nun, wala na. Finish na. Finish na. Eto ito naman po yung ating second trending video. Lalo yung mga nakanood dito nga, pelikula ito maganda ha. Ay, sabi nila, napanood ng music ito kagabi. Hindi ko napanood, ayoko, hindi mo yung sa horror eh. Eto ha, panoorin po natin si Ate Nan. Napanood yun ba yan? Hindi, gusto kong panoorin. Napanood yun doon, maganda rin, nakakagulat. Hindi actually nakakatakot. Ay! Ay, meron tayong critic, critic. Ay, hindi rin nakakatakot. Eh, parang ayoko na panoorin. Sabi na overall daw. Yung... Si Jack, nung pinanood niya yun, pagod siya. Pero nakakabigla. Siguro depende sa mga habol. Tanong sa sila kasama. Sino ba kasama mo? Okay ah. Okay pa. Moving forward. Sabi ka sa mga lang, baka may iba pa kayong binuha. At dyan po yung ating mga top 2 trending videos sa tipo sa inyo ng Filipino Star ngayon, Facebook page sa mga nagnanay sa mga anood ulit-ulit yung mga videos na to, share ng ating mga followers, like and share lang po ang ating Filipino Star ngayon Facebook page at saka click po yung videos at makikita nyo po yung sandamukal ng mga videos na atbox nyo share araw-araw. At syempre sa pagkatapos po ng Filipino Star ngayon, balita sports po, panaglit lang nga, sa kasamang palad, natalo na naman po ang Gilas Pilipinas laban po sa Iran kagabi. Sa pamumuno naman po nila Haddadi at saka syempre, doon naman po yung mga bago sila Lassiter. Haddadi, may anak na yan. Yoko na nga. Haddadi. Hindi nag-almusal. Asawa ni Hamami yun. Haddadi, Hamami. Ang tingin naman yung pukas sa'yo. Sorry po. Subukan mo. Subukan mo. In the game. Okay. Okay. Sorry for cutting you off. And okay na. Okay na. Okay na. Sorry po. At syempre, ngayon, maabangan po natin next week ang laban naman po, a closed door na laban ng Pilipinas against Qatar. Dito naman po gaganapin sa Pilipinas sa September 17. At yan po ang buon ng kuto ng mga balita din po sa inyo ng Filipino Star ngayon. Kumusta po tayo dyan? Kumusta? Ah yes, ito ako talaga kinakabahan talaga ako sa Baguio. Oo nga eh. To be honest. Ang dami mga... Alam nyo yung aso ko, hindi na rin siya kumakain. Ay, sa takot yan. Oo. Ilang araw na? Since na ako. Ay, grabe. Ompong, ikaw na ba? May hudyat! May hudyat! Pagkanta. Hindi kayo nasabihan, may hudyat pala si Jack. Oy, sa ating mga nanonood ngayon ha, balitaan nyo naman kami kahit mag-comment kayo. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Mga tagasan po kayo ha? Sabi ni Benting Romil, panalo na, need ko lang po. Ano po? Wala pa nga tanong, wala ka pa nga sinasagot. Ikaw, sumuisi man. Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta? How's your week? It's Friday once again. Medyo, ito yung panahon na medyo pilit natin iniwasan. Kasi naman natin maiwasan dahil na sa pagbabadyang bagyo. Yeah. Kumusta? Tari yung mga kantahan!
na pagkakasi. Alam mo, gusto ka ba? Oh, mabuti naman kami. Sobrang saya namin talaga. Kaya naman, ano, yun na nga. Kasi malapit, kasi sweldo na eh. Yes. Ayaw nga so, pala, it's September 14. So, di ba yung mga sinasahod, meron silang budget para pang-stock ng food sa mga balur nila. At syempre, sa mga nag-aabang, isang maladramang linggo, ang ating po natong ngayon ngayon. Andyan po syempre, yung naunsyaming announcement ni Digong na bigla na lang naging parang tit for tat. Parang tit for tat ni Atty. Panelo. Parang nagkaroon na lang sila para talk show. Parang binagpo si Boy Abunda, no? At saka, discuss mo din yung ano, yung sili. Ay, oo. Marami kasi nagko-contest. May iba kasi mga supermarkets na hindi naman doon katong patatas yung sili. Pero may mga nagsasabi naman, baka sinasabi lang na 1,000 per kilo para makapagpatasin na ng presyo. Kaya yung iba dyan, syempre, parang sa doon sa isang buy and sell na forum, di ba? Trade yung 1,000 na kilo na sili sa mga cellphones. Ganun na kamahal yun. No? Matutuyot lang naman sa review yun. Grabe, no? 1,000 ang kilo, magklase mo dyan. No? At saka yung nalalapit na pag-file ng COC sa mga tatakbo next year. Oo nga pala. Diba? Ano bang election yung next year? Senatorial lang yan. Senatorial. Local. Mayor's. Takbo ka kayo, senator. Lakad na lang. Oo, wala pang ka. Hindi, wala lang. Wala pang kasi di, next. Lalaban ka lang na wala. Kasi ito, meron ng nagpapabati. Sabi ni Angeline Ladia, watching from Marikina. Ingat ha, sa diba yan yun. Mataas umangat ang kembular dyan. Ang tubig-tubig dyan. Maglagay na po kayo ng kutsyon sa bubungan. Sabi ni Lovie Lopez, Akira, single ka ba? Taray! Mamaya na yung 500 mo, best. Ito sabi ni Geraldine Ngok-ngok Sarsili. Ay, wow. Lagi ito, ah. Ay, wala kayo sa probinsya namin. Ang city waiting shed lang namin. Sa Bicol to. Nasa Bicol daw siya. Ay, di mamigay ka. Padala ka dito. Oy, si Man Benavides, oh. Hello, keep safe everyone. Pabati naman. Happy birthday. Bukas, ito, wait chong. Lang. Ito, advance Maribik. Mag-isip. Sabi ni Calariza Bailon Manuel. Ano kaya ang tanong? Ano, hulaan ko na. Hello. Ang hula niya, kung ikaw ang mananalo sa loto ng 570 million, ano ang una mong gagawin? Ako, magtatago na ako dun sa Mars. Eh, walang na-finish na, sinabi mo. Finish na. Uy, balik ka! Oo, 600 na kaya. Ay, ito sabi ni Jocelyn Bago, pa-shout out po kay Romeo ng Bukid nun. O Romeo. Oh, bago nga. Di ba nakikita? Ay, taray nitong pangalan nito, minahal kita ako pa. Ooh. Hi po, watching from Hong Kong. Uy! Yung talaga yung pinangalan sa'yo ng nanay mo? Minahal kita ako pa. Taray. Oh, sabi ni Jasmine Ricardo Legson. Legson and Ricardo family, pa-shoutout po. Hello. Ito naman si Luza Maylin Lisantillian. Hello, watching from Riyadh. Uy! Alam na pala yun, ha? Sige, harabo. Sabi ni Love Khalid Vasquez, umuulan na dito sa NE, but still watching Lebecia. PSN live. Ah, okay. Nueva Ecija. Nueva Ecija, malamang ano. Ingat po kayo dyan, ha? Ingat kayo, ha? Oo, malakas ang internet connection dyan, ha? Thank you to sa mga mayor, ha? Na nag-cancel na kahapon sa isang araw, ha? Galing. Ang aga nilang. Kasi Michi, nagtutawag ng ng rest back. Guys, nod na kayo at may chance pa kayo manalo. Tinagay yung mga friends niya, o diba? Hiring kami, Mitch. Asan na? Ayun, kay Belle Robles. Hi po, watching from Dubai. Oy! Ay, ang tara, may pa-Dubai tayo. Sabi ni Leslie J. Alhisera, sana dito na lang pala rin kahit hindi na sa loto. Marunong siya mag-adjust, no? Anto, sabi ni Jaymar Domingo, I love you, Kilay. O, di, wow. Ano yung sasagot mo? Ha? Love you too. Ayun. Wow. Para naman manood. Oh, I love you too, ha? Sige na. Sabi ni Joanna Mariza Panta Garcia. Pabati po, birthday ng BFF ko si Angel Ladia. Thank you po. Happy birthday, Angel Ladia! Happy birthday! Oh, si Abigail Olesco daw. Sana pala rin para pang blow daw ngayon. Mansari namin asawa ko. Wow, mansari! Maghihiwalay din kayo. Asawa na. Di ba sa mag-shota lang yung mansari? Bakit ka ba nangyayari? Ilang palibasa, wala sa inyo nun eh. Oo eh.
Ito sabi ni Mel, ni Melbs Rotsap. Hello po, binabati ko po ang auntie ko. Birthday niya po ngayon. Nasa Cebu po siya. Name niya po, Isusana Sanchez Merafuentes. Happy birthday, auntie! Happy birthday! Hindi ko naman nasangalit si auntie na. Happy birthday, auntie! Ayos, si Ma Anne Meravides ba yan? Yes! Ingat, Akira! Saan? Sabi ni Joanna de la Cruz Rempilio, good morning, payday Friday na, yehey, Rempi, surrender mo na yung ATM. Di man ako manalo sa loto, sa'yo naka-jackpot na ako. Kadiri! Ang tayo ka! Akalain mo yun! Kadiri! Kahit nakikita mo, ano mo mo na, oh. May nagpa-flash ka. Alam mo, matiti pa nga nangilangan ni Joanna. Namula na siya dahil sa'yo, yung mga comment mong baka ganda. Bawi man lang, Jemar Domingo, I love you, Kilay. Una. Basa na yan, eh. Una. Ano, basa na ba to? Oo. Sino ko basa? Okay, kung ngayon si Abigail Olesco, sabi niya, walang forever, Ate Kilay, tama ka. Di joke lang yun, naka ba? Walang nagmamahal sa'yo. Hindi ka mamahal ng mama mo. Hindi ka mamahal ng mama mo. Pero habang nagpapalayuan sila, shout out muna sa ating pinakamamahal na si Miss Tami Mendoza. Morning, Dogs. At syempre si Miss Jay Sarmiento. At ang best friend mo na si Mick Atchenza. Are. Yes, si Miss Grace Laurel. Hi. Si ang napakagwapo, napakabangot, napakatikas sa Sir Caloy Dizon. Naman. Tunay yan. Manghihingi tayong pamerienda sa kanya mamaya. Hi. Siyempre yung PSN ng PM editor din, editor-in-chief si Sir Al Pedroche. Yes. Dito, Al. Hello po. And HR head si Ma'am Emmy Cruz. Mm-hmm. Yan yung HR department ng Philstar Media Group. Yan, belated happy birthday din kay Tito Ron Tamayo. Hi, happy birthday Tito Ron. Tito Ron. Yeah. Belated. And who else? And Bugana. Hi, Sir Mikey Balboa. Okay, Ate Aileen Bugana. Ah, yes. Happy Ikaw birthday, happy Ma'am Shee. Shee. Nakailang bati na ako, wala pa rin pamerienda. Nakailang bati na ako. Sir Mikey Belmonte, District 2, kumusta dyan? Kumusta? Siyempre naman, MGB and family. Ay, oo naman. Kasi dyan tayo kukuha ng budget namin pangkain natin. Asan na? Okay. Sabi, ay ito, sabi ni Amor Galipardo. Hi, watching you guys here at Cebu. Hello! Hoy, mag-ingat kayo dyan ha. Lalo ka na, baka dumami ka, Day. Oo. Kung ano, sa Cebu pala si Madam. Oo. Pagbalik niya, may dala yung ano. Ano? Payong. Ano na? Ito, sabi ni Dexter Kagagalos. Sana pala rin ako dito para yung premyo pang taya ko sa loto. Pa-shoutout ng mga idol watching from Quiapo. Ay, taray! Mga snatch ka muna siya. Sarot lang, hoy, masama yun. Marubal! Ba't sabi ka lang sa amin ang hihingi na? Ah, ito oh. Sabi ni Ruth Drilon, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Hoy! Mag-ingat buka tayo ha. Malapit tayo sa dagat-dagatan. Invite nyo man lang kami. Oo. Kaya yun, ilan lang sa mga ating mga pa-shoutout. Pero yung kabang-abang, ano? Yanong sa pala. Ako na ba? Oo, ano nabirap prep na eh. Ano ba yung tanong natin? Ah, okay, at ang ating question of the day. Oo, ano na-preempt na kanina, na-preempt na eh. May correct, nag-preempt na eh, sabi walat na eh. At ang ating question of the day, kung ikaw ang mananalo sa loto, ano ang gagawin mo? Tama? Tama po yan, okay, tama po yan. Inuulit natin ang katanungan, kung ikaw ang mananalo sa loto, ano ang gagawin mo? Paano nga ba manalo? Akira. Yes, mag-comment lang ng swak lang at na-commento at get a chance to win cash prizes from Filipino Star ngayon. Paano ba yung cash prizes na yun? Ang nag-comment na magandang sagot ay magkakaroon ng 1,000 pesos. At ang Twitter commenter naman natin na sumustahan siya ang sagot mula doon sa unay magkakaroon ng 2,000 pesos. At ang swak plangak commenter naman natin ay magkakaroon ng 3,000 pesos! Kaya mag-commento na, mag-commento na, mag-commento na. Hindi mo kayo manalo ba sa loto? Baka dito, makadali kayo. Yes. Sa mga nagtatanong ho, magkano na premium ba sa loto? Baka natin pag-usapan ito. Oo, magkano na nga. Sa mga ngayon lang kakapanood at hindi ka nagbabasa ng dyaryo, it's currently 600 million pesos. What? Oo. Meron nga nag-post eh. Kulang lang siya ng isang number. Ang napanalunan niya, 270,000 pesos. Ay, not bad. Kung hindi ko nagkakabali. Pero sayang, isa na lang isa. Eh. Ang kulang, ang number niya pa yung favorite number ko, 19. Ang hindi niya nakuha. Oh, yun ang hindi ko. May humihirit. Saan na ganda?
Oo. Kaya kayo, di ba? Ikaw, di ba napakagandang pagkwentuhan minsan, di ba? Oo. Siguro lahat naman tayo tumataya sa loto once in a while, di ba? Kaya napansin kasi namin this past week kasi ang haba ng mga pila, sa totoo lang. Sa mga loto outlet? Pero ikaw, oh, pag nanalo ka, anong gagawin mo? Sa ano, panalo namin sa loto? Oh, bago ko sagutin yan, oo. Hashtag pala muna, hashtag panalo ngayon. Oh, and don't forget the hashtag. Hashtag panalo. Panalo ngayon. Well, kung ako tatanungin mo, pag nanalo ako sa loto, malamang hindi ko sabihin sa inyo. Ang gagawin ko na lang, siguro mag-i-invest. Hindi makaraniwan dyan eh. No? Hindi na sinabi. Nagtatrabaho pa rin. Nagtatrabaho pa rin. Kahit 1,000,000 lang. Ako hindi. Pag nanalo ko, ano, papagamot yung mga kaibigan kung may ano, kulang-kulang. Ay, taray. Sino unahin mo? Alam mo ko yun. Hindi nga, kung mananalo sa loto siguro, una, bayaran mga utang. Pinakaano nun. Eh, di ubos agad yun. Ang dami pala. Hindi kasi ang laki ng amount na yun. Sobra. 600 million, di ba? Half nun bibigay ko sa charities. Yeah. Ha? Oo, give then, back. Ang laki-laki na ng 300 million. Ang laki ng 300 million, te. Hindi ko yung anong hindi maubos ko. Oh, sige. I-apply nyo sa SEC, ha? Tapos ipasay nyo sa akin. O, yan, kasama. Andiyan siyempre, pwede kang mag-invest ng bahay, di ba? Tayo ang realty, mag-franchise ka! Yes. So, ano pa ba? Sa 600 million, ano bang pwede ano, di ba? Pero tumaya ba kayo? Ah, yun nga lang, di ba? Kasi ano eh, give chance dun sa mas nangangailangan. Wow, hindi kailangan na 600 million! Wow! Wait lang! May trabaho tayo eh! At dahil naman dyan! May trabaho pa kami! Wow! Ako sa akin sa 600 million, siguro yun na yung time na panahon na para makabili ako ng pag-ibig. Wow! Ang laki namang pag-ibig yan! Sino yan? Bakit mo maraming pag-ibig? Nalakay okay? Yung contribution sa pag-ibig. Sa pag-ibig contribution. Apaka walang kwenta ng sagot. Sagot na sa ating katanungan. Ano ang gagawin mo pag ikaw ang nanalo sa loto? Okay, taray ni Rickson Bermundo Calderon. Hi po, Miss Kilay. Sa'yo palang jackpot na sa kagandahan, panalo na sa forever. Sa'yo ko ba? Ikaw magsabi. Ayaw ko, baka iwan niyo sa air. May bago na tayo skit. Sige, mamaya. Anong skit? Wala. Okay, basa ng comment. Ano basa sabi? Basa ng comment. Wala makasagot sa tanong. Eto, gaya kay Sheila Alivio, kapag ako nanalo sa loto, ipapayos ko yung bahay namin na nasira ni Yolanda at papakainin ko yung buong barrio namin. Ayun, Tara. At ipapasyal ko pamilya ko, hindi nga nangalan kami nakapagbubod sa kanya. May bagyo na naman. Oo nga. Uy, gumamit yun ang hashtag ha, panalo ngayon ha. At sabi nga ni Luis Alfred M. Bernabe, nag-hashtag siya, hashtag panalo kayo. Ayaw mo talaga manalo. Panalo ngayon, brother ha, panalo ngayon. Sabi nga ni Rickson, Calderon, nabasa niyo na ba to? Hindi pa. Hi po, Miss Kilay. Sa'yo palang jackpot na sa agandahan. Sabi mo na ba yung buwisit ka talaga? Wait lang. Sabi ni Joanna Marie Zapanta Garcia, kung ako mananalo sa loto, papagawa ko ang pangarap na bahay ng nanay ko, makabawi man lang sa pagmamahal, pag-aalaga sa aming magkakapatid. At syempre, ibabahagi sa mga taong nangangailangan. Hashtag panalo ngayon. Ito si Manuel Bulante. Hashtag panalo kayo. Panalo ngayon po, mga hindi brother. Hindi nangakasar lang yan. Nangakasar ka. Asar mo ako, kulit ka. Okay, wait lang. Habang nagbabasa kayo ng comment, babatiin ko muna itong best friend ko na si Mr. Edwin Monforte. Uy! Siyon! Friend ko siya. At saka piling ko, mananalo siya ngayon. Ay, bawing bawi. Tama ate. Asa na? Okay. Kung sabi ni Joy Ebidag, kung ako mananalo sa loto, syempre, unang gagawin ko, magtatatalon at magsisigaw with feelings. Hindi naman agad-agad hawak mo agad yung pera. Hashtag panalo ngayon. Tama. Kayo ba may kinalaki nanalo sa loto? Actually, wala. Meron, pero hindi yung 6, di ba 6 numbers? So, hindi 6 number hanggang 5 lang, di ba? Pag ano mga nasa magkano? 30? Diba 20,000? Meron pa ko ganyan. Kaso nung nanalo siya, ang ginawa niya, gigildin, pinantayarin yun ang pinantaya. Ha? Ah, ito nga, sabi nga ni Joey Bidag, pag ako nanalo ng loto, itataya ko ulit sa loto. Ayun nga. Ayun, walang nangyari sa'yo. Oo. Hindi, may ganun kasing tao talaga na ano yung sugarol. Oo, the morning na nanalo, parang yan din yung init mo yun.
Kala mo swerte sa pag. Pero totoo kasi yung sabi niya, ikaw, kakalahit, ano? Kalahati, ibibigay mo. Kaya laki ng 600 million. Hindi, tatulong mo lang. Malam mo naman baka may ipapakulang ako. Saka hindi kasi ako selfish na tao. Wow, di na lang bigay, di selfish. Wow, parang yes, may ano yan. 600 million. 300 million, ang layo na malarating nun. No? Napagawa ko na kilay ko nun. Pengen dalawang million. Saka nakapagpatangkad na ako, mapapadagdaga ko liig ko. Papataas ako liig ko. O, papadagdaga ko ng binti. Dami pagbabago. Oh. Di ko na namin makikilala. Sino yun? Ah, okay, kilay pa ba yun? Oo. Ay, ang laki niyo. Ako sa'yo. Ako may kilala. Actually, hindi ako may kilala. Yung bayo ako may kilala. Pero hopefully, sana one time, maano namin sila, ma-interview rin. Ito nanalo actually sa Lotto. Ang doon nagkakamali, 36 million. Siya? Carpintero siya. Oo. Oh. Oh, ngayon. Si Pepito hindi, manulot. hindi siya nag-ano. Bumili siya ng bahay, hindi rin kalayuan doon sa inuupahan niya. So yung mga tao, hindi niya ina-announce, ang mga nag-announce pa yung mga anak niya. Kaya nalaman din ng mga kapitbahay. Para nakakatakot din sa security niya. Pero currently, alam ko, ang struggles niya, yung pag-i-invest. Hindi naman dinidisclose. Ang kwento ko, nakakatuwa, wala mo binabanggit eh. Itong tao na ito na nanalo, nagpunta. Mag-isa, nag-taxi hanggang doon sa office of PCSO. Parang, confirm natin. Tagtanong siya, tinanong siya ng PCSO, magkano niya gusto niyang dalhin. Ang hiningi niya ata muna, parang nasa 80,000. Lahat, bilagay niya muna sa bulsa. Tapos yung the other, tinagbuka siya ng bangko. So, dito. Parang yung dati may nabalita nun eh, na nanalo siya, matandang babae na, hindi ko lang kung ilang million na napanalunan niya. So, parang alam ng community niya, pero ang ginawa niya, nagpatayo siya ng bahay, nag-invest siya ng mga sasakyan, kaya lang nga, dahil nga, putok nga sa lugar nila na nanalo siya, yan yung nilalapitan siya ng mga mahilig ng utang na hindi nagbabayad, yung ibang anak niya, nagwalwal, ano mo yun. So, ang ending, meron siyang ibang, yung, ang natira, so ngayon, ang natira na lang sa kanya, isang bahay na lang. Ay, naparod ko yan. Pero yun nga, kahit na manalo ka ng malaking pera, kung hindi ka marunong mag-manage ba? Yun lang eh. Yun ang pinakamasakit na parte dyan. Ayan, sabi nga ni Jocelyn Bago, hashtag panalo ngayon. Kapag ako manalo sa Lotto, ay magpapagawa ako ng rehabilitation center para sa mga chismosa. At kung hindi pa sila gumaling, bibili naman ako ng isang malaking isla at doon ko sila. Kung doon ko naman sila mabilis na maipapatapon na kasing bilis nilang magkalat ng chismis. Ay, grabe. Tama, i-isolate natin sila. Bumili ka ng isla! Wait, 600 million ako, ganun din ang gagawin ko. Saan banda? Basta Batanes yung bagyuhin. Yung malapit sa ano, malapit sa Spratlys. Spratlys, oo. Oo, para malalim, hindi na makakabalik. Doon natin lalagay yung mga ano, mga... Chismosa, mga agad. Uy, loko kayo, baka doon paggawa pa ng gulo yan. So, sobrang chismis, baka umabot sa China. Hindi, okay lang yung naka-isolate sila. At saka walang access sila sa internet, ay, wala silang bangka. Bakit? Hindi may wala, wifi sa Vietnam. Doon nakikisagap ng wifi sa Vietnam. Ho-ho-chin. 1, 2, 3. Parlo, Dian. Ang taba ng utak mo, ha, umabot ka na doon. Sabi nga ni Guy Mendoza, no, kung ako ang papalari na manalo sa Lotto, unang-unang gagawin ko, magtatabi ako ng para sa pag-aaral ng mga anak ko. At yung iba, bibilin niya ng lupa at magtatayo ng bahay. At tutulungan niya yung mga kamag-anak niya na makahon kahit konti lang sa kahirapan. Kahit konti. Ikaw, pagka ganun ba talaga kahit yung mga buhay, ano ba yung dati mga minang, hindi mo nakakasin na yung mga kamag-anak na ng mama ko sa'yo, tutulungan ba rin? Siyempre! Oo! Ganun yun. Kapag nagtatanim ka ng galit, hindi, wala. Mabigat sa buhay yan. Sige lang. Alam mo, mas maganda pang bigyan ng ano eh, mas maganda pang balatuhan yung mga ng mamata sa'yo dati. Pag-aabot mo sa kanila. Sige, pagkabigay mo, oh, huyo ko ngayon sa'kin. At least nagbigay ka pa din. Joke lang. At least nagbigay ka. Pero minatamunin siya mo. Nakabawi ka nang hindi sadya, diba? Wala mo na nagbabalak gumawa ng kasino pag gano'n nalo sa Lotto. Ay, mayroon si Jennifer Miguel. Sarili niya kasino. Siya nanonood ngayon. Hi, Jenny Miguel. Ano, pag gano'n nalo sa Lotto, ay asahan nyo, times 4 niya yung Okada na Samoa. Tapos sa Pierre, magkakaroon din ng ano, Soler. Ah. Apat. Lagot ako dun mamaya. Tag na. Ano na? Ayun, galing kay Brenda Bambilia, kung ako manalo sa Lotto, gagawin kong siyempre, bibili ako ng mga utal. Turun lang pa yung mga properties, ha? At ari-ari at tutulungan ko mga kamag-anak ko at mga nangangailangan at ng tulong, tapos magpapatayo ko ng bakery. Kasi yun ang gusto ng asawa ko magkana. Yun, negosyo. Speaking of negosyo. Sayang, di na panood ata. Oo.
Sabi ni, ano ba to? Sabi ni Nidlareg Ngop Sarcilia. Okay, sukay to. Pag ako nanalo sa loto, syempre una ikiklaim ko. Seryoso ka naman. Walang ibang makakaalam, especially mga relatives ko at aba, maramot. Ang damot. At pangalawa, mag-Francis ako ng Lotto outlet at talaga namang matindi ka talaga ha. Para at least nataya sila sa akin, lalago ang pera ko. Pero, ito, ano pa? Ito pa ang gagawin ko. Pupunta ako sa mga relatives ko, tapos tatanungin ko sila kung kailangan nila ng puhunan sa negosyo. Tapos yung sa iba ko pang relatives na wala silang sariling bahay, ibibili ko. Yung mga pangit na ang bahay, ipapagawa ko. At malalaman na lang nila na nanalo ako sa Lotto pag halimbawa, nung isang araw, nakita nila akong lumba-lumba, tapos after a week, sexy na ako. Hala, magbibila sila nanalo ako sa Lotto pag gano'n. Ang haba ng kwento mo, Dai. Oo, pero walang sense. Pero maganda. Maganda yung talaga. Wala harong bawi. Sabi ni Reyna Domingo, hashtag panalo ngayon. Pag ako nanalo, bibili ako ng malaking lupa, tapos magtatanim ako ng sili. Mautak. Mautak. O ya, dun sa mga nanonood ha, napakasimple lang ang tanong. Kung kayo mananalo sa Lotto, ano ang gagawin ninyo? Nila po yung tanong, mag-commento. Don't forget the hashtag panalo ngayon. Tag 3 of your friends, like and share this Facebook page and get a chance to win cash prizes from Filipino Star ngayon. Tatlo po ang aming ito yung gusto kong sagot. Ano? Ay. Sabi ni John Job C. Callaway. Callaway? Callaway, whatever. Callaway. Pag ako manalo sa Lotto, hindi ko ibubulga sa taong bayan. Imbis na magyabang, gagawa ako ng aksyon para tumulong sa mahihirap. Bibili ako ng franchise ng Jollibee at McDo, tapos kinasal para papakainin lahat ng taong mahihirap. Very good ka dyan. At walang kakayahang bumili. Tapos, tutulungan ko lahat ng angkan ko. At kayong tatlo, may taging 1,000,000 kayo sa akin. So, feeling mo mananalo ka, wala kang atingan. Okay, tatlo dito, hindi ka magkakaroon. Nacho, ulitin mo. Huwag kalimutan ang ating hashtag, panalo ngayon. Screenshot mo. Baka manalo ko. Sabi ni AJ Golifardo, pag ako nanalo sa Lotto, pasok pa rin ako sa office araw-araw. Iba't ibang sports car gamit ko at rampang forma. Wow! Madam, ginagawa mo na ngayon yun. Existing na. Papasok ka lang para mang-ingit, no? Oh, wow. Pero hindi, tawag dito, maganda rin kapag nanalo ka sa'yo. Tulungan din natin yung mga street children, yung mga matatasa. Naman. Yung talaga dapat unahin. Hindi, tulungan nyo pa, siguro sa akin lang. Kaysa balatuhan mo yung mga may kaya na... Oo, hindi, kung tutulong na rin lang naman, tulungan nyo paano mabuhay. Maghanap buhay. Hindi yung abot lang na abot. Siyempre, ganun na rin na ganun. Hindi kasi, meron din kasi mga Pilipino na nasanay na nakaabang lang. Ganun nga. Kaya... At hindi na natin sila mababago. Mabigyan mo 20 pesos. Okay na yun. Sabi ni Benkan Last Tumang. Ito, hashtag panalo ngayon. Pag ako nanalo ng 600 million, yung kalahati ibabayad ko sa utang ng Pilipinas. Ay. Tapos, wow! Papauwiin ko ang nanay ko nag-work sa UAE, pati kapatid ko. Pagagawang ko lahat ng bayan mga kapatid ko sa kananay ko. Saka ako magne-negosyo ng drive-in. Mukhang malakas yun eh. Tara yun. Maganda ang plano niya. Buong Pilipinas. Nakatulong pa siya sa bansa. Kaya laki ng utang ng Pilipinas, hindi mo kaya yun. Ben! Huwag ang magbayad, hiya mo sila! Problema nila yun. Mag-share siya, pero wala na siya. Hindi, maganda ikaw. Ano ba magandang investment ngayon? Diba? Like, aside from real estate, syempre, yung franchising maganda rin. FB Live. FB Live. Bayan mo ka mo. Seryoso talaga? Oo nga. Seryoso talaga. Magpa-franchising talaga. Sabi nila ni Mariana Balido. Oh, yan. Maganda. Pakagin ang mga friends natin sa Sharp. Ay, tapos na. Late ka na. Binati na namin sila. Oh, pero maraming salamat talaga sa Sharp. Yes, thank you Sharp Philippines. At saka siyempre si Ma'am Amor Powers. Yeah, Amor Powers ng Sharp. Diba? At saka tumulong sa hair, sa hairstyle mo. Oo, tumimik ka dyan. Si Cha. Oo, lang ko yan. Kamusta? Sabi ni Shira Marie Madla Maling, hashtag panalo ngayon. Hello, Kilay! Kung ako ang mananalo sa Lotto, babayaran ko si Bagyong Ompong para lumayas na sa bar. Philippine Area of Responsibility. Oo. Paano mo i-deposit sa kanya yun? Sabi ni Fernandez Gilbert, sino ba to? Akira Laiko t-shirt mo pa Arbor. Ay! Wala na nga siyang clothing allowance, mga Arbor ka pang ganda. Ganda ba? Panggaling, kanina hindi nila naabutan, nagbubad ka. Oh, sige na. O, ano na? Sabi ni Jenny Miguel, hashtag panalo ngayon. Ano sabi Jenny? Pag nanalo ako sa Lotto, bibili ako island, dadalhin ko lahat ng BTG doon. BTG? What's BTG? Doon na lang sila para hindi na maghirap Pinas.
Jenny Miguel, ano yung BTG? Maglagay ka na. Ayaw, samahan nila yan sa casino. Baka, baka samahan nila sa casino yan. Lagyan natin ng abbreviation. BTG. BTG. Balasubas. Ano yung BTG? Ay, naku. Ang hirap. Ang hirap naman, Jen. Jen! Oo, sabi nga ni Love Khalid Vasquez, hashtag panalo ngayon, kung ako ang papalaro sa loto, una kong gagawin, tatanong muna ako at if ilang moment. Eh, inakabasa na yata. Oo, hindi ka nakikinig. Ay, sorry ha, sa dami. Pasensya na po. Pasensya na po. Nabasa na pala. Sabi ni Jeran Brohan, hashtag panalo ngayon, kung mananalo ako sa loto, ang una kong gagawin, syempre, sasampalin ko ng ilang ulit yung sarili ko para makasiguro na hindi ako nananaginip. Sira ulo. Yung nanghiram ng ano, ay nanghihingi ng t-shirt sa akin, sabi ni Fernandez Gilbert, ang hirap umutot ng nakaupo. Pati ba naman yan, sinishare mo patulungan ka? Maraming problema ang Pilipinas, sabag naman. O, sumagot na si Reyna Domingo. Ang dami langaw. Ay na, sumagot na si Reyna Domingo, yung BTG daw, baklang tagutom. Ay! Ay! Ayop ka. Ayop ka. Ako unang-una pupunta doon. Inaano, inaano kita. Ano nga sabi? Wala. Ito, sabi ni Antonio Villamor, sino po ang nanalo ng Sharp nung nakaraan? Aba, hindi ka nanood. Bumili lang isa Pilipinas lang ngayon na backlist yung Sabado para malaman ng mga winners. Oo nga. Congratulations to sa mga winners last Friday, ha? Eto, sabi ni Vivi Aldeza Mestillo. Hashtag panalo ngayon. Kung ako mananalo sa loto, ipapatapos ko yung pinapagawang simbahan namin sa Bicol. Ipaparanas ko rin sa pamilya ko ang mag-travel around the world. Tama. Then magbi-business kami ng Jollibee sa Bicol. O, talaga namang meron kami. At tutulong rin kami sa mga mahihirap. Nananawagan po kami sa Jollibee. Kanina kayo. At dahil naman po dyan, sisingilin namin kayo ang Jollibee. Kerika Rose Fuentes, pag ako nanalo sa loto, papagawa ako ng mall. Ba, yun, wow. Maganda ha, sa lugar namin. Tapos yung mga empleyado niya raw, yung mga taga kanila. Para marami magkaroon ng permanent okay, trabaho. Tayo. Sabi ni Nidlareg, ngop ngop, Sarsilia, andito po ako sa office. Thank you po sa hindi pa, ano, thank you po sa hindi pag-suspend sa mga NGO office. Eh, suspend yun na yan. Oh, siya nga pala, balitaan nyo kami ha, kung anong mga kaganapan dyan ha. Mag-comment lang kayo kung okay ba kayo dyan, saan lugar kayo. Wait, dinamay ka pa ni Reyna Domingo. Pag ako nanalo sa loto, bibili kami ng jowa ni Akira. Tropa ko yan. Okay. Baka ng jowa nyo, tag 300 ta, tag 300 million. Thank you, Beshi. Ito nga yung nanalo nung sa Sharp Philippines. Si Juliana Ortiz, si Kikay Vargas, si Melvin Ocana, at saka yung dalawang offline winners yes, natin. Yes, so ayan na, may update na kayo. Oh, sabi nga ni Antonio Villamor, ganda ni Ate Girl. Sino? Ikaw siya. Ako ba yun? Sige, nasa kanya yun. Wala pang ligo yan. Charing. Amoy mo, amoy mo. Ayan, ayan, ayan. Ayan na. Ano pura? Ito kay my thoughts, kay my thoughts. Ito kay my thoughts, Pablo Contawe. Nabasin na ba ito? Kung ako man ang mananalo ng loto, tutulungan ko yung mga mahihirap na magkaroon ng pagkakitaan at yung mga batang ng lilimo sa lansangan ay bibigyan ko at yung mga senior citizen ng financial na gamot at financial sa pagkain. Yun ang magandang, magandang gagawin mo. Tulungan mo paano magharap buhay. Sino pa ba? Sabi ni Ana Marinadera at Toon Bacalya, watching from Bohol. Hi! Hello sa mga taga Bohol! Hey, thank you for joining, Maria. Marami akong friends dyan eh. Ate Maria. Parang gusto ko mag-Bohol. Kaya komento na ng komento ng komento. Malay mo, baka ito yung pagkakataon mong manalo ngayon. Mag-comment lang sa amin talaga, kung ikaw ang mananalo sa loto, ano ang gagawin mo? Don't forget the hashtag panalo ngayon. Yes, okay. Sabi nga ni Geraldine Ngop-Ngop Sarsilia, hashtag panalo ngayon, marami po tayong magagawa pag marami tayong pera. Siguro po isa din sa magandang ipatayo ay yung hospital na confine now, pay later. Kasi sa panahon natin ngayon, sobrang dami po nang hindi agad nagagamot kasi walang pang down payment. Share your blessings kasi sabi nga nila, ano? Kasi sabi nga po sa kanta, ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Oy, parang sabi natin yun ha. Okay, sumagot na si Jenny Miguel yung BTG. Ang ibig sabihin ng BTG, bobo tanga, G-A-G-A. Joke lang yun, pero totoo, parang hindi tumaas ang bilihin. So hindi niya alam yung BTG? Hindi. Ayaw ko sa kanya. Pero in fairness talaga kay Jenny Miguel. Love ko yan eh. Oo.
Tijinati ka ba? Uy. Ito si Jiran Brohan, nakakatuwa. Oh. Pag gusto daw manalas ng loto, bibili siya ng maraming siling labuyo. At bibigyan niya ng maraming oras si Mama. Bibigyan niya ng maraming oras si Mama. Kasi wala daw siyang time sa kanila. Uy. Alam mo, pag may exam, babagsak ko. You're not listening. Ano, nabasa niyo na ba yan? You're not listening. Ah, sige, hindi na magkasalita. Kaya na nila ako pagtapos na. Abasa-basa na lang ako rito. Ano lang, you're not listening. Nabasa niyo na pala to? Sabi ni Edia, ang tipid niya, nenegosyo ko. Nenegosyo. Nenegosyo ko. Nenegosyo ko. Nek-nek mo. Ala, teka na. No, wala ako. Kung ako ang, sabi ni Jemilin Katabay, kung ako ang mananalo sa loto, yung gagawin ko, bangko ko yung iba. Tapos, magtatayo ako ng negosyo na sari-sari store. Tapos, tutulong ko ang aking magulang sa probinsya sa Iloilo at papaaral ko. Tapos, sa aking anak na hindi nakapag-enroll dahil walang permanenteng trabaho ang aking asawa. Tapos na. Ate, nakalimutan mo ating hashtag panalo ngayon. Sabi nga ni Sheena Marie Silva Silvano, hashtag panalo ngayon, nasabi na ba ito? Kung sakaling ako ang papalaring manalo ng loto, uunahin ko po magkaroon kami ng tubig sa bawat tahanan sa Bangal, Dinalupihan, Bataan. Ay, 11 years na po kaming nakatira doon, wala pa rin maayos na pagkukunan ng tubig. Lahat ng tao doon umaasa lang sa poso at pag-igib sa mga ilog. Ramdam na ramdam ko ang hirap ng mga tao doon. Lalo na ang mga mahirap na walang pera para makapag-igib sa mga poso na kailangan pumili ng mahaba at magbayad ng 3 pesos kada balde. Wait lang, yung issue ba ng linya ng tubig? Di ba sa municipality yan? Di ba sa munisipyo yan? Wag mong intayin manalo ka sa loto. Ilapit mo na kagad sa ano nyo yan, local government nyo. Oo, ilapit mo na yan. Oo, wala naman tubig. Oo. Napaka-ano ko naman ng tubig, no? Napaka-vital. Iba na walang kuryente, basta may tubig. Correct. Tama. Okay. O ano na? Edo, sige kayo, baka nabasa ko rin nabasa mo. Hindi, sige, hayaan na lang namin. sige nga, basa ko lang basa. Di ba naman yung... hayaan mo, paulit-ulit ko lang nababagit yung mga binabasa niya. Dito na. Kalapit yun lang pag tapos ka. Dito na. O sige, ikaw naman magbasa. Hindi! Ang cute mo dahil, sarap mo gawin kitchen. O sige na, hindi na kami magbabasa. Ito na magbabasa. Hindi na kami magbabasa. O guys, ito pong panahon para pakinggan po natin si Renny sa kanina. Babasahin komento? Makinig lamang po tayo. Sige na. Naghanap din ako dito. Dami, baka nabasa nyo ito. Dami na ito. Pasensya na po sa paulit-ulit na nababasa. Pero sana manalo kayo, ha? Sabi ni Mary Rose Etak, pa-shout out po mga boss watching from Paranaque. Hello, Paranaque. Oo, maaga nag-announce ng ano yan, walang pasok, di ba? Ayan si Mary Rose Etak, Boss Rempy, basahin mo po yung aking comment. Binasa mo nga eh. Paano ko papasahin? Binasa mo na nga. De, basahin mo lang uli. Basahin mo lang uli. Bakit pa ulit? Bakit mo binasa ulit? Eh, binasa na nga yun eh. Oo nga eh. Ah, mag-comment po kayo, nananawagan po kami. Mag-post po kayo ng comment na para kay Rempy po lamang. Umpisa pa lang po, ang lagyan nyo ng hashtag panalo ngayon tapos hashtag Rempy. Para sa lang magbabasa. Para alam natin na para sa kanya yun. O sabi ni Mercy Velarde, ito ha, binabasa ko na. Watching from Korea. Ah, hello. Anong nga sa'yo? Masa na? Hindi pa ba siya na ko? Basta ako nakilikili ko dahil sa'yo. Sabi ni Annabelle Ampersinog Buhan, hoping po, advance gift po sa birthday ko. O, comment ka na. Oo. Tapos, don't forget the hashtag panalo ngayon, hashtag Rempy. Kung halimbawa... hashtag Rempy, so siya lang ang pwede magbasa. Kung sasahali pong nabasa ko na mag-comment din kayo, sir, nabasa na po yan. So, nabasa na po yan. Malay mo, baka yung nabasa ko, mapanalo ngayon. Ah! Nakabawi siya doon! Galing din. Pag-fight na tayo. ano mo na? Spot mo na. Wala na ako mabasa eh. Alam mo, bigla na trauma. Parang hindi mo alam, magbabasa ka pa. Parang walang... sa klase na trauma, no? Wala tayong narinig kay Remsi. Ano na yung ano mag-rest ng hand? Parang kasi nasagot na. Parang alam mo mama, ano, against the wall ka na naman. Parang ganun yung dating mo eh. Yung lagi niya sinasabi, nabasa na ba ito? Hindi, pagpasensya pa rin siya. Ay, may mga nagko-comment. Oh, you know, hi po. Wala na eh!
Marami yan. Ayan pa, oh. Ayan pa. Ayan pa. Ito, 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 nag-comment. Paano ito manalo? Simple. Ay, tayo pa na yun. Paano manalo? Simple lang. Ang bihira naman, oh. Nag-comment tayo po. Hindi yan, oh. Oh, galing kay Simon. Nabasa na ba? Hindi na. Sa'yo na yan. Go! Sa'yo na lahat. Hindi na kami nagbabasa. Go! Sa'yo na yan. Naiyak na ako. Okay, game. Tingnan mo, sabi na yung babasahin ko. Wahahaha. May nabasa ko. Nagpapawisan ako. Nag-chat si Ma'am Tami. Hoy, magtrabaho kayo. Hindi ko humababasa yung emoticon. Love ka, Lid. Basnes. Gayahin mo na lang emoticon. Paano, paano, paano? Hindi mo kayang basahin, basahin mo na lang. Wait, gayahin mo na lang. Ganun, sa kalaman po ng karamihan, wala pa po kami na nabubunot na mananalo. Kaya sagot lang sa aming katanungan, kung ikaw ang mananalo sa loto, ano ang gagawin mo? Mag-commento, don't forget the hashtag panalo ngayon and get a chance to win cash prizes courtesy of Filipino Star ngayon. Grabe, tagal na. Parang tao ni Romy Diaz. Kasi, ano? Nakikinig siya. Sino? Sabi ni Joanna Marisa Panta Garcia, hala, nanahimik kasi boss Rempi. Oh, ito, si Zell Solidor, or nag-hashtag Rempi na siya. Oh, basahin mo. Nag-hashtag na siya. Hashtag Rempi. Kung wala lalo, magpapatayo ako ng negosyo at bibigyan ko ng negosyo bawat member ng pamilya ko. Magpapa-free feeding din ako para sa mga bata at mga matatanda. Hashtag Rempi! Hashtag, hashtag Rempi, tapos hashtag panalo lang. Wala, wala ngayon. Oo, oh, wala. Di ka rin pang mananalo. Ang ganda ng comment ni Mary Rose Eta ko. Buahaha! Galing naman kay Brad Alducente. Hashtag panalo ngayon, hashtag Rempi papagmahal. Wow! Wow, patay ka. Oh, pag ako nanalo sa loto, itatay ako agad ulit ang premyo sa loto. Para may chat din manalo yung iba. Ito na ang chance ko mag-viral. Pagaling ako magparaya para sa magmamahal ko sa kanya. Tatahimik ka lang pala, yun lang pala yun. Magpipigong-pigulan ka kanyari. Iba hashtag Rempi papagmahal, patay ka, marami ng kasunod dyan. Ayan na. Ayala. Sabi ni Devela, RD, pahingin computer set. Ha? Aba, magtrabaho ka. Kami yung wala ka kami dito. Sarot. Yung ba, nakakatuwa naman itong ano, suggestion. Sabi ito ni Simon Cadera, Upamis, hashtag, hashtag Rempi, di mo tinuloy yung shoutout ko. Sorry, hindi ko nababasa. Ito may sasabi ni Nidla Regnoknop Sarsilla, hashtag, at least Rempi. At least Rempi. Ayaw ko sa inyo. Jenny Miguel, hindi ka naman mananalo. Comment yun ang comment. Hala. Ayan, sabi ni Jason, Jason, pag ako nanalo sa loto, iiyak ako kasi hindi naman ako tumaya. Scam lang pala. Tumaya ka. Sabi ni Jemilyn Katabay, hashtag panalo ngayon. Hello po, ang saya-saya ninyo. Oo, masaya kami, lalo pag binapitikol. Sabi ni Simon, ano ka, Deraw Pamis? Oh. Hashtag Rempirador. Madami na. Hashtag ni Rempi. Sabi ni Lani Mariano Balido, Rempi, parapol naman ikaw ng laptop. Ay, ka. Si Melissa Sanico. Oh, may hashtag ulit. Ay, si Sanico. Pag ako nalang sa loto, ako bilis. Basahin mo muna yung hashtag. Hashtag panalo ngayon. Hashtag Rempi. Sorry po. Again. Pag nalang sa loto, una kong gagawin ay double check kung tugma ba talaga tinayang kong numero at nabolang numbers. Mahirap na. Baka mahopya lang ako kung ano. Hindi. Thank you! Eto, kung may pa-hashtag Rempi sa'yo, may pa-hashtag din sa akin. Ay. Sabi ni Calarisa Bailon Manuel, hashtag panalo ngayon, hashtag kilay ngayon. Sira ang ulo. Kilay ngayon. Kung ako ang mananalo ng 600 million sa loto, magpa-franchise ako ng Belo Medical Clinic, haba? Ay, bye! Tapos, gagawin kong libre ang kilay tattoo at libreng pampaputi ng kilikili sa mga babaeng walang pambayad para lahat ng Pinay ay laging confidently beautiful with a heart. Ah. Parang... Offline, gandang kilikili. Ito, turpahin natin si Ulysses Alconera. Oh, yes, ano, sabi, Alconera. Okay,
kung mananalo, manglilibre ako. Okay. Okay. At least you try, diba? At least you try. Okay. Ay, loko. Ay, na, Rempi, magbasa ka na. Ito na yung time mo. Marami ng hashtag. Ikaw na. Lagyan nyo lang ng hashtag kung sinasabi ko sa'yo magbasa. Kasi hindi ko alam kung nabasa nila yung nababasa ko. Magbasa ka ng comic, kakayaan ko na. Basta hindi kami magbabasa ng hashtag, Rempi. Go. Galing kay Casey Recto, hashtag panalo ngayon. Pag ako nanalo sa loto, gusto ko ipagaya mukha ni Ma'am Kilay. Hello? Upang sa ganon malito kayo sa amin, pati boses, lahat-lahat sa ganda ni Ma'am Kilay. Wow! Ayaw na! Heavy! Sa feeling mo mananalo. Huwag kayong ganyan, ako kung sa ako. Totok, seryoso sa yun ng Ma'am Aurora Ibanez. Ay, talagang ako pa talaga. Kay Ma'am Aurora Ibanez, let's pray the rosary and Divine Chapel, Chaplet, para po sa protection ng bansa. Ito po yung pinakamagandang defense natin kay Ompong. Totoo naman, Ma'am Aurora. Hashtag Rempin, tayo ay prayers can move mountains, di ba? Di ba? Prayers can also, para sa kay tatahimik na Rempin. Misdirect yung bagyong Ompong. Ito, sabi nga ni Rickson Bermundo Calderon, hashtag panalo ngayon. Pag ako talagang nanalo sa loto, ilalaan ko talaga sa pinsan ko na si Christine Calderon, 21 years old, na may lifetime dialysis niya. Para gumaling na siya at para humaba pang buhay at para dito siya mag-dialysis. Ito ang comment na pang 3,000 pesos. Oh, ano? Sabi ni Chris Vergara, hashtag panalo ngayon. Kapag nanalo ako sa loto, bibili ako ng maraming CP. At sasali sa PSN at mag-comment ako ng maraming marami para mabasa ni Sir Rempi. Congratulations! Nako! Nakikinig sila. Oo, grabe. Dami mo lang pansin. Ito sabi ni Lani Mariano Valido. Ha? Pag ako nanalo sa loto, palalagyan ko ng extension ng legs ni Kilay. Bansos kasi. O, oh, diba? Para sa'yo ang gagawin nila. Danny, will you shut down your phone? Paka shut down your phone? Dako. Bakit napag-initan yung binti ko? Ayan. Ano na? Wala pa kami napipili! Kaya naman, comment na dahil ilang minuto na lamang ay pipili na kami ang aming first 3 online winners. At syempre, para naman sa mga offline winners din, meron pa rin naman po kami. Mamimili po kami ng dalawang offline winners na aming pipilihan hanggang alas 7 ng gabi. Hanggang alas 7 ng gabi mamaya. Kaya naman kung nararamdaman mo na ang comment mo ay talaga namang pang milyones ang sagot. Datingan, bumili ng issue ng Pilipino Star ngayon bukas at malamang sa alamang ang pangalan mo, Majorio na! Sabay. Ay, release. Alin? Ay, sorry. Majorio na. Kaya huwag humalumbay yung mga pipili ho ngayong tatlong umaga. Ngayon, manalalong winners mamaya umaga. Siyempre, meron pa kapipili yung dalawang winners mamaya pong hapon. Hanggang kasi siyempre. Yes. Bago tayo tumuloy sa mga pagbabasa ng mga comments, di ba? Ilan na nga ba ang followers ng Pilipino Star ngayon? Facebook page. Ay. Say, airtime mo na. Sandali. Ayan, hindi ka ready. Sandali. Bilisan mo. Bilisan mo. Ayan na, nababawasan na sila. 5 seconds, like 5. 4. 3. 2 1. Naku! Nagdagang. Pag kayo nanalo sa loto, please pakibili nyo ng bagong laptop si Rebby. Sa kasalukuyan, ang ating pong numero para sa ating mga followers po sa ating Pilipino Star ngayon Facebook page ay 411,766. At saka maraming salamat po dun sa mga nagla-like na 303,649. Wait, there's more. Oy, ano? May sinabi si Rempi, dahil 411,766 na po ang ating mga followers, maliban po sa may trabaho pa kami, ang Pilipino Star ngayon na ang number 1! Thank you so much. Dahil nga number 1 na tayo, sabi ni Lani Mariano Valido, pag ako nanalo sa loto, bilihin ko yung programa niyo. Uy! Uy, malakas mong pasahod yan. Sige lang, madam. Madali, palitami naman itong Amerikaan ako. Mag-iisang taon na. Okay. Wala pa tayo na pipili winners. Wala pa. May nanalo na ba? Wala pa. Ulit. Wala pa din. Oh, yan o. Oh. Hashtag Rempi. Oh, si Jim. Adlarep. Hmm. Hashtag panalo nga, hashtag rep. Talaga may hashtag ha. Boss, hindi tayo manalo sa basa. Pag ako nalalo sa loto, una sa lahat, magpapasalamat ako sa Pong Megapal. Magdo-donate para sa pagpapagawa ng simbahan.
at pagtulong sa kapuspalad at gagawa rin ng listahan para sa mga gagamitan ko ng pera at ng di masayang at hindi mapunta sa wala dahil ang pera madaling maubos kapag hindi iniingatan. Jim, Jim, napakaganda. Napakalawak ng iyong pangunawa pag tungkol sa pera. Magaling, magaling, magaling. Sabi ni Valerie Vergara Andrade, uy, very nice. Hindi ko alam yung pambubuli namin sa'yo. I think yun yun. More bully to come. More bullies to come. Ito, sabi nga ni Brian, ito magaling to ha. Sabi ni Brian Aldo, siya yung panalo ngayon. Pag akong nanalo sa loto, mag-i-invent ako ng pamuksa ng natitirang 0.1% na germs na natitira pag bumili ka ng sabon. Kasi laging 99.9% lang eh. Tama, ang galing mo. Dito ha. Papasubukan dyan. Asan na? Ayan na. Si Jim Jim at Lare para lagi niyang off ng Friday. Ano? Sabi ni Lani Mariano Balido, ang dami niyang viewers, followers, mabuhay kayo. Thank you po. Thank you rin. Mabuhay ka rin. Bumawi siya habang binabash niya ako. Thank you. Ayon naman kay Ruth Drillon. Mabash niya. Hindi pa nga. Hindi pa go. Ako. Sige lang. Ano yung hashtag Rempi? Kung ako mananalo sa loto, unang-una, since nakita ko sitwasyon ng mga lindog na lugar dito sa Palawan at taga-Palawan para si Ruth, ay magtatayo ako ng scholarship program at magdodonate ako ng mga pangalan nila. Makikita ako kasi kung gano'n talaga sila, ayun, kung gano'n ka talaga kasalat sa buhay. Ultimo chinelas na butas-butas, pinagtsatsagaan nilang gamitin para na pumasok. Tsaka feeding program. Second, magdodonate din ako sa mga school at magkakaroon ng fun. Sa magkamag-anak ko, bibigyan ko rin makaibigan ko at katrabaho. Sana katrabaho rin kita. Pagtatabi sa bangko at magnegosyo, huli magpapatayo ng bangko. Galing. Galing. Magaling, magaling, magaling. Wala na siyang nasabi. Sana yung mga tulad dito, hindi mo talaga manalo. Pero isa pang dapat din natin tulungan ko pag nagkaroon tayo ng kanyang pera, yung mga nakakulong, doon sa yung mga kulungan na niliit. Nalagahawa-hawa na sila ng sakit. Yes, sakit no. Kasi nakakaawa sila talaga. Yung iba kasi, di ba ang sinasabi, ay hindi mga criminal yan, chuchuchu, ganyan-ganyan, they deserve it. Hindi po, tao din po sila. Tulungan din natin sila. So, kung halimbawa, anong gusto mo tulong ibigay sa akin? Siyempre, ayusin natin yung mga kulungan. Gawin natin may aircon. Para sa Amerika. Pang-piansa. O, lahat kayo lumabas na kayo. Ay, hindi. Lahat sila palayain. Ang ibig ko sabihin, bigyan natin sila ng chance parol, na ma-rehabilitate sa loob ng kulungan. Kung baga nakakulong ka na nga, parang pinaparusahan ka pa. Oo. Dapat doon. Oo, walang special treatment. Kumbaga lahat pantay-pantay. Pero may meron silang food, maayos. Oo, may seminar sila, di ba? Ganun. Tsaka yun, di ba sa ibang bansa may ganun? Para nakakapag-aral pa sila habang naka-incarcerate. What? Ano yung word? Incarcerate. Kasi siya po. Nakakulong. Oh, buga? spell incarcerate, nakakulong. Bilanggo. Gano'n. Ayoko na nga mag-English, nagpe-pressure ako. Ano sabi? Ay! Nako. Ay! No. Ay! Sa kanya mo pabasa lahat! Ayoko! Inisipon ako! Baguhin na natin ngayon. Hindi na po pwede yung ganyan. Magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Rempi kami, marami na kaming sinabi. Time mo naman na, para ikaw na. Parang unang araw ko na dito to ha! Teka lang, medyo ano, medyo mabagan. Mag-chikahan muna tayo bago ina-assist niya. Exact sa lunch natin. Dahil nga nag-hashtag Rempi kayo, si Rempi pong magbabasa ng viewers natin ngayon. Hindi ba kayong basahin ng ganito? Special edition po tayo. Hindi, paano mo pala kayo? Ayan na, sinasabi ko, hindi mo dinalaan si para mo. Ito ba yung nauna? Akala ko yung top 2. Hindi. Kapag ganyan, diba? Presyo yan. May antiparang incarcerate. Presyo ba yan? Presyo yan. Okay, ito po mga nanalo po ng ating tanong sa katanong. Tanong sa katanungan. Ito na ba yung tatong winners? Hindi nga. Ito tampon. Today was hashtag. Sakit ka na. Binigay ako matrabaho talaga. Okay. Ang unang nanalo ng 1,000 pesos to sa katanungan, kung ito mananalo sa loto, ano ang gagawin mo? Congratulations kay Ruben Bernal! Yes! Ang sabi! Ang sabi ngayon, kung ako mananalo sa loto, ang gagawin ko ay babayaran ko si Ompong at utusan ko pumunta sa isla na kung saan ipagpapatapon yung mga chismoso. Ha-ha-ha-ha para mawasya ko. Hindi, ayusin mo yung ha-ha-ha! Ulit! Ulit yung ha-ha-ha! Ulit! Grabe naman!
Kung ako pa na lang sa loto, gagawin ko yung babayaran ko si Ompong at utusan ko pumunta sa isla kung saan ipapatapon ko yung mga chismoso at chismosa. Ha 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 ha! Para na-wash out naman sila! Yes! Congratulations, Renti! Hindi ako, siya! At sino naman ang ating next winner na nagwagi ng Tugyaw? Ang pangalawang nagwagi ng 2,000 piso ay si... Ano ba ito? Aldrex Ginto. Yes! Ayon sa kanya, siya panalo ngayon kung ako mananalo sa loto ng 570 million pesos. Upahan ko ang lahat ng billboard sa Pilipinas, lalagay ko mga mukha ng mahal ko at maglalagay na mahal kita. Hindi kasi ako pinapansin ng mahal ko. At baka doon, pansinin na niya ako. Oh, oh, oh. Ano ko siya kamahal? Congratulations! Sa 2,000 ka. At! Ang nagwagi po na 3,000 piso, I see. Sobra, sobra. Ma'am Jocelyn Bago! Woo! Congratulations, Jocelyn Bago! Congratulations! Hashtag panalo ngayon. Hashtag kapag, wala naman nakalagay. Kapag ako manalo sa loto, ay magpapagawa ako ng rehabilitation center sa mga tismosa. At kung hindi pa sila gumaling, bibili naman ako ng isang malaking isla at doon ko naman sila mabilis na ipapatapon na kasing bilis din ang mga magkalat ng chismos. Ah, okay. Congratulations! Congratulations sa mga nanalo. Kung sa chismosa talaga sila nang gigigit. Oo nga. Yung mga na... Mukhang biktima yung nakapili nito. Mukhang biktima. No? Ang dami na pili. Puro gano'n ang ano. Puro chismis eh. Ganun turo eh. Mukhang na chismax to eh. Ano lang next? Ikaw na, yung sa'yo talaga. Ano lang next? Ito lang po ang huling edition. Ay, sigurado ka dyan. Panindigal mo yan. Ako, magbibiling pa ako. Ito, salamat sa mga nanood at mananalo. Huwag ko kayo malumbay, meron pa kami dalawang offline winners. Yes. Na amin po nga, isisiwalat, maya-maya rin lamang at ipapublish sa isyo bukas ng Filipino Spire ngayon. Kaya gawin na! 10 piso lang! Lang! Okay. Siyempre, mula sa mabubuho dito ng pa-premium star ngayon, parang muling mensahe na yun. Parang muling mensahe na yun. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta sa ilang buwan. We're wishing everyone safe ha. Alam ko medyo delikado kayo ngayon sa pagkipopong. Ingat po kayo at we're looking forward next Friday. Ito po si Reto Lang. Bawi. Huwag binuro sa lasing, huwag lang sa nakamerikana. Natatahitahimik. Nakampuhin. Ikaw na! At ako naman po si Kinyo nagsasabing huwag biruin ang tampuhin. Nasa jumping kunin. Nasa jumping. Ikaw na! Bro, sumasawa ng tingin kapag bumili at malali. Jane! Akira nga pala nagdidiin na kapag ako nanalo ng loto, ako mamimigay ng auto sa mga utop. May nag-chat. Kita daw kayo mamaya. At ito na naman po isang edisyon ng Filipino Star ngayon. Until next Friday! Bye-bye! Thank you! Balik ka! Pag nanalo ako sa loto, ano ba yung gagawin ko? Baka ako maloko sa mga bibili ko. Pag ako'y magwagi ng salapi. Ang ibigin sa'yo, number one sa buong